Welcome to Donmar TV News Channel, mga nagbabagong balita sa buwan ng Agosto. Itong bida ng Black Panther na si Chadwick Boseman, namatay ho siya sa edad na 43 dahil sa sakit na colon cancer, stage 3. Roland Socias, 5 Singaporean. Alam nyo, sa totoo lang ho, nung binabasa ko ito mga komento ho dito, ang dami hong mga nagsasabi na maganda tungkol sa tao na ito. Kasi nung binabasa ko yun, hindi ko alam pero nalungkot din ako. Kasi although wala naman akong, hindi naman ho ako, una, hindi ko pinanood yung Black Panther, hindi ko tinapos. Pero alam mo yun, sabi ko nga itong tao na ito nagkaroon ng impact sa mga tao. Okay? Although, di ba kung matatanda natin sa Black Panther na ang lakas-lakas niya, parang ang sigla, superhero siya. Tapos isang ganun alam mo yun, mawawala na siya sa mundo. Alam niyo ba kung kailan ko ito na pumasok sa puso ko ito? Pumasok sa puso ko ito nung nalaman ko na may COVID ho ako. Nung August 17, tanda-tanda ko, hindi ko makakalimutan yan. Bakit? August 6 ko kasi nagsimula yung sakit ko. Sabi ko nga sa Panginoon noon Lord naman, ang very ano ka naman, iba ka pumitik ng tao, iba ka humampas ng tao, o kaya magdisiplina ng tao. Talagang doon birthday ko pa talaga nagsimula yung COVID. At nung August 17 nga ho, nung nalaman ko, talaga hong bumagsak ho yung utak. Bumagsak ho talaga yung espiritu ko. Kasi sabi ko, Lord, is this the way I'm going to die? I don't like it. Totoo, ito ang talaga sinasabi ko. Sabi ko sa Panginoon na nagpe-pray ako nung may COVID ako. Kasi ang problema ho, sa may COVID, hindi mo alam kung kailan aatake bigla. Yung biglang kinabukasan, sobrang hirap ka ng huminga. Biglang, kasi pag may COVID, kasi nung nire-research ko, it's either pwede ka ma-heart attack dahil nagba-blood clotting. Pinanood ko nga yung isang doktor na dinidiscuss niya yung yung mga autopsy ng mga namatay sa COVID. Blood clotting sa puso, yung iba sa pneumonia naman, yung iba diabetes. Talagang biglang nag-spike ng ganun yung sugar to the point na nag-fail yung mga organ sa katawan. Kasi nga, kakaiba itong COVID. Kaya nung nalaman ko, sabi ko, Lord naman, gusto kong mamatay ng bayani. Hindi, totoo. Kakipagtalo pa ako. Ayoko na mamamatay, Lord, yung unti-unti, yung nahihirapang huminga. Kasi I saw my mom. Ganon. Unti-unti. Yung isang oras siyang nahihirapang huminga hanggang nalagutan ng hininga because of cancer. Nakita ko yung nanay ko. Ako pa ang nagpapa-oxygen sa kanya noon. Nakita ko ho yun. Kaya sabi ko nung nalaman ko to, Lord naman, I don't want to die that way. Parang awa mo naman. Alam ko, may asthma ako. Alam mo yun. Tapos sabi ko nga, to the point na napag-pray na nga ako, sabi ko, Lord, I'm not asking you to heal me. I'm just asking you to give me peace. Kasi aanuhin mo yung katawan mo, aanuhin mo yung masigla, aanuhin mo yung kagalingan kung wala kang peace sa puso mo. So, ang hiningi ko talaga noon, sabi ko, Lord, sabi mo naman Lord, na kung sino man ang humingi ng kapayapaan sa'yo, ay ibibigay mo ito. Diba, sinabi mo yan sa Biblia, ibibigay mo ito sa sino mang humingi sa'yo. Kaya sabi ko, Lord, hindi ko hihingin na gumaling ako. Hindi ko hihingin na magkaroon ako ng second life. Ang hihingin ko na lang sa'yo, peace sa puso ko. Alam mo yun? Sinabi ko talaga yun sa Panginoon Sabi ko, pahingi ng peace. Salamat Jocelyn Villaflor ha, sa 2 euro mo. So yun po hiningi ko sa Panginoon. Sabi ko, give me peace. Okay? Alam nyo, right then and then, bago ako bumaba ng PGH, binigyan ako ng Lord ng peace. Talagang bumagsak. Alam nyo, eto hindi to hindi ako nagpapakabanal, I'm not religious, pero talagang pinangawakan ko yun. Talagang binigyan sa akin ng Lord yung peace. Pagbaba ko ng PGH, sabi ko, gumaling man ako o mamatay man ako, peaceful na yung heart ko Yung heart ko, peaceful na siya. So, anytime, sabi ko, Lord, sige Lord, anytime, kunin mo na ako, peaceful na ako, masaya na yung heart ko.
Importante na dyan. Kasi pag ganito yan ha. Ito mga kababayan, kahit anong problemang dadaanan ninyo. Okay? Ulitin ko, kahit anong problema na dadaanan ninyo. Pagkasama mo ang Panginoon at bibigyan kanya ng kapayapaan sa puso mo, sigurado ko madadaanan mo yan. Maging problema mo, financial. Kasi ngayon, problema ng mga tao, financial. Problema mo, depression. Don't ask for anything. Ask for the Lord. Ask for His Spirit. Ask for Him. Not for anything else. Ulitin ko ha. Not for anything else. Don't ask for the blessing. Yung blessing, nawawala ho yan. Salamat Reynaldo Baldon, ha? Pang Starbucks from Engineer Ray Baldon. Kaya nga ito eh, meron akong naalala na verse. Itong verse na ito eh, gusto ko lang i-share sa inyo ha. Para ho, bago ho tayo magtapos, napakaganda yung verse nito eh. Wait po, ah, asa na po ba yun? Ayan, 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 ayan. Ito, yan. Mark 8:36, sabi nga sa verse nito, "For what shall it profit a man if he shall gain the whole world and loses his own soul?" Ha? Ang ganda ho nitong itong verse na ito. Itong verse na ho nito, sabi, aanuhin mo ang lahat sa mundo na ito. Halimbawa, hindi ko naman sinaano po ha, yung artistang namatay na ho, si Chadwick. Di ba ho? Maraming pumupuri sa kanya. Marami hong maganda siyang nagawang pelikula. Pero aanuhin mo yan lahat na yan kung pagtapos ng buhay mo, eh hindi mo makakasama ang lumikha sa'yo. Di ba ho? Yun ho yung napaka-importante. Kasi ito ha, it's not joke. Alam niyo ho ba na Jesus Himself discussed or mentioned hell so many times in the scripture? Sinasabi niya ho yan ilang beses. Bakit? Ayaw niyang mapahamak ang tao. Kaya nga ho, siya na mismo ang bumaba, okay, para pagbayaran yung ating kasalanan. Bakit? Hindi natin kayang bayaran. Tingnan mo sa Old Testament, nabaha, nawala lahat ng tao, bumalik uli ang tao sa kalokohan. Ano pa sumunod? Oh, as in lahat, ilang beses na nagkaroon ng sabihin na natin wipe out ng mga tao, pero bumabalik din sa kasalanan. Bakit? Eh kasi ang tao, nakaseparate siya kay God nung nagkasala siya. So nagseparate siya. The only way, okay? Eh hindi kaya ng tao abutin ng Diyos. Kaya ang Diyos ang umabot sa tao. So salamat sa $20 dahil PTO ako araw-araw ba natan. Oh, thank you po. Ah. So ang tao po, ang Diyos po ang umabot sa tao. Paano nangyari ho yun? Kailangan pagbayaran eh. Kailangan merong mamatay para dun sa kasalanan na yun. So siya mismo ang bumabas sa lupa at namatay para sa atin. Dinaanan niya lahat ng pagsubok. Inalipusta siya ng mga tao. Kahit kanyang disipulo, iniwan siya. Okay? Iniwan siya. And yet, sabi niya sa huling hininga niya, "Lord, forgive them for they do not know what they're doing." Father pala, sabi niya, "Father, forgive them for they do not know what." Kaya nga nung namatay na siya, bago siya mamatay, sinabi niya, "It is finished." Bakit? Bayad na ang kasalanan ng tao. Ano na lang ang kailangan? Tanggapin mo na lang siya. Sabihin mo sa sarili mo, "Lord, hindi ko kaya talaga eh. Kahit anong kabutihan ko, masama talaga ako eh. Kaya wala akong mabuti. Hindi ako naniniwala na tayo mabuting tao." Hindi. Wala akong mabuting tao. Aminin mo na lang sa sarili mo yan. Hindi ka mabuti. At ang mabuti lang ay ang Panginoon. Siya lang. Ang Panginoong Jesus lang. Casey, salamat sa 2,440 yen. Hoy! Ang dalawang itsiran yan. Kaya yun po. Gusto ko lamang po i-share ito kasi oh, eh, marami po sa atin na minsan naiisip ang buhay eh tungkol lang ito kung paano mag-survive ang aking pamilya. Paano ko sila mabigyan ng security? Kasi naman no, talaga iniisip natin eh, bilang ama, bilang ina, eh siguridad ng ating mga nating anak, ng ating pamilya. Di ba ho? Naalala ko yung nanay ko nung sinabi niya, kinausap niya ako. Sabi niya, bago siya mamatay, "Anak, yung kapatid mo may asawa na."
Yun na lang inaantay ko sa iyo bago ako maano. Ma. Totoo 'to, sinabi niya ito ah. Bago ako gusto ko mawala eh, gusto ko naman makitang may asawa ka na. Sabi ko, "Mami, hindi po ako mag-aasawa." Nasyak siya eh. Pero sabi niya, "Sige, tanggap ko kung 'yan ang iyong desisyon." Celebrate? Celebrate. Aya. Totoo po 'yan ah. So, alam mo 'yun. Ganyan no tayo mga ina at mga ama. Ang gusto natin eh mabigyan ng seguridad ang ating mga anak, ang ating pamilya. Okay? Pero sabi nga eh, kahit makuha mo lahat yan, kung wala ang Diyos sa buhay mo, one day, I'm going to tell you, one day, your life will be gone. The only thing that will remain is your relationship with your Maker. Ha? So yan po importante, yung ating relasyon sa ating Maker. Bakit to? If we have a relationship with our Maker, kahit mamatay tayo, maiwan natin ang anak natin, we know that our Maker will take care of our daughter and sons. So yun po ang importante doon. So instead of hangarin mo lahat, kayamanan, oo, maganda magtrabaho, tama din po yan. Hangarin mo na sumikat, okay, tama yan, kung ikaw artista. O hangarin mo kung ano-ano mang bagay sa mundo na ito, okay naman din yan. Pero huwag mong kakalimutan, ang pinaka-importante sa lahat ay ang relasyon mo sa ating Panginoon. Dahil lahat ng bagay, mawawala sa iyo. Sabi ko sa inyo, mawawala ho sa atin ang lahat ng bagay. Kaya nga minsan, kahit yung mga mahal sa buhay natin. Kahit nga yung mga anak natin, di ba, pinalaki natin na ang ganda-ganda, tas biglang nag-addict. Mawawala ho lahat sa atin, kahit mga nobyo at nobya natin. Minsan kahit asawa natin, nawawala. Pero ang Panginoon, hindi kanyan iiwan. Yun lamang po. Maraming salamat po, JJ Kojima. Salamat po sa inyo lahat ngayong araw na ito. God bless you. So see you again. If not tomorrow, Monday. Okay? Maraming salamat po. Mabuhay po kayo lahat. God bless you.